YouTube channel. Ayan, ang story natin ngayon, ang pamana at ang panyo. Ayan, ano ba ang story ng ang pamana at ang panyo? Hindi ko pa ito nababasa, guys. First time po. At si Baby Mateo po ang magunang magbasa, guys, muna, no? After po ni Baby, o kung ayaw na niya sa mama na lang, okay? Okay, handa na si Baby. Ang kwentong ito ay nangyari patagal na. Napakatagal na. Sige, ako na lang, guys. Masama pa kasi ang pakiramdam niya. Tungkol ito sa tatlong magkakapatid na sina Julio, Pedro at Lino. Maagang naulila sa ina ang tatlong binata. Ang ama ang nagtataguyod sa kanila, ngunit ngayon ay matanda na ito at sakitin. Nag-alala ang ama sa magiging kinabukasan ng mga anak, sakaling siya ay pumanaw na. Ipinatawag ng matanda at tatlo nang maramdamang malapit na siyang kunin ng kamatayan. Mga anak ko, tayo ay mahirapan lamang at wala akong maiiwan sa inyo maliban sa aking pagmamahal. Pero iiwanan ko ang bawat isa sa inyo ng pamana na kapag inyong ginamit sa isang lugar na walang itong kapariho o kamukha, ang mga ito ay magbibigay sa inyo ng kasiyahan at maaring magiging susi sa inyong pag-unlad. Wika ng matanda habang isa-isang tinitigan ang nakapaligid ng mga anak. Bago namatay ang ama ay pinagkaloob niya sa tatlong binata at tatlong bagay na sinasabi nito. Si Julio ay tumanggap ng isang tandang. Si Pedro ay binigyan ng isang pusa. Si Lino naman ay pinamanahan ng isang karit. Upang manatiling buhay ang alaala ng ama, ay nagpa siya ang magkapatid na gamitin ang mga bagay na ipinamana nito. Naunang hanapin ni Lino ang kanyang kapalaran. Nakalakbay siya. Nakarating siya sa isang malawak na bukirin kung saan ang mga tao ay nagaani ng palay. Pinubunot ng mga ito ang puno ng palay saka iniipon para giikin. Hindi nagdalawang isip si Lino. Lumapit siya sa mag-aani at sinabing meron siyang mabisang paraan ng mabilis na pag-aani. Pinayagan siya ng mga magsasaka na ipakita ang magagawa ng kanyang karit. Mabilis niyang pinutol ang mga puno ng palay sa pamamagitan ng karit. Kalating oras lang ay napakarami na niyang nagapas. Natutuwa ang mga magsasaka. Sa wakas ay may magagamit na sila para guminhawa ang kanilang pag-aani. Binili nila ang malaking halaga ang karit. Kaya nang umuwi si Lino ay isa na siyang mayaman. Wow! Isa nang mayaman si Lino, no? Nainggit si Julio sa naging kapalaran ng kapatid. Noon din ay naglakbay siya dala ang kanyang tandang. Nakailang bayan na si Julio nang makarating niya ang isang lugar na wala ni isang manok. Nakatawag ng pansin sa mga tao roon ang dala niyang tandang. Nagulat ang mga ito nang tumilaok ang kanyang tandang. Ano ang tawag sa ibon iyan? Tanong nila. At bakit siya tumitilaok? Tumitilaok ang aking tandang para ipaalam ang tamang oras. Halimbawa, kapag alas 12 na ng hating gabi ay tumitilaok ito. Sa madaling araw naman ay tumitilaok din bandang ikatlo ng madaling araw at ang huling tilaok naman ay sa ika-5 ng umaga. Pagpaliwanag ni Julio, nag-usap ang mga taga roon, ibig nilang bilhin ang tandang para matulungan sila nito sa pagising ng sa umaga.
Sa gayon, mabilis nilang matatapos ang mga gawain nila sa bukid. Sa huli ay binili nila ang tandang ni Julio sa napakalaking halaga. Maligayang-maligayang umuwi si Julio sa kanila at agad ipinakita sa mga kapatid na pinagbilhan sa tandang na halos kasing laki rin ng halagang pinagbilhan ni Lino sa kanyang kalit. Halos karating lang ni Julio nang umalis si Pedro para hanapin ang sariling kapalaran, dala ang kanyang pusa. Ay narating siya sa isang bayan na maraming mga daga. Hindi malaman ng mga taga roon kung paanong maubos ang mga daga sa pananalanta sa kanilang komunidad. Nang makita ng pusa ang nagtatakbong mga daga ay bigla itong kumakawala sa paghawak ni Pedro. Buong liksi nitong hinabol ang mga daga. Sandali pa ay maraming mga daga ang napatay ng pusa. Tuwang-tuwang binalita ng mga tao sa kanilang dato ang tungkol sa pusa. Ipinatawag ng dato si Pedro at inutusan siya na ipaubos sa kanyang pusa ang mga daga sa palasyo. Gayon na lang ang tuwa ng dato nang maubos ang mga daga. Binayaran nito ng malaking halaga si Pedro kapalit ng kanyang pusa. Nang umuwi si Pedro ay mayaman na rin siya katulad ng kanyang mga kapatid. Pari-pariyo silang nagsiyaman sa pagsunod sa tagubilin ng ama. Iyon ay ang dalhin ang ipinama ng mga bagay kung saan walang kapariho ang mga ito upang higit na pakikinabangan. Yun pala ang kwento, anak, no? Pareho silang yumaman sa mga ipinamana, no? Ang pamana at ang payo. Ayun. Ang pamana at ang payo. Yun pala yung akala ko pa nyo. Ang pamana at ang payo. Yun ang sinunod ng kanyang tatlong anak, no? Ano ba yung pinamana kay ano nung tatay kay Julio? Ano ba yun sa kanya? Ano ba yung napamana niya kay Julio? Tandang. Opo, yung tandang po ang kanyang namana. At ano ang tandang ay pinagbili niya sa malaking tapos halaga. Din ito. Oo, si Pedro naman ay ang pusa. Si Lino naman ay ang kalit. Ayan. Yun ang kanilang mga pamana, no? Ang kanilang natanggap na mana galing sa kanilang yumaong itay. Kaya naman, sabi ng kanyang tatay, pinayo na dalhin sa walang kapareho na lugar. Ayun ang tutulong sa kanila para sila ay umulad, no? Kaya naman, itong tatlong anak ay pari-pariho nilang sinunod yung payo o habilin ng kanilang ama. Ayun, ito si Julio, na dinala niya ang tandang doon sa lugar na kung saan walang kapareho at nabili ito ng malaking halaga, no? Kasi si tandang siya yung taga-tilaok, no? Parang orasan si tandang, titilaok siya tuwing alas 12 at alas 3, alas 5 ng madaling araw, no? Kasi ganyan ang mga ano, ang mga manok, no? Nagtitilaok sila, may time sila na tumitilaok. Ito naman si Pedro ay binigyan ng isang pusa ng kanyang itay, no? Itong pusang ito pinigyan ako ng pusa din. Ayan, siya ay merong pusa, no? Hinabili ng kanyang itay at dinala niya doon sa lugar na kung saan wala ding kapariho doon, kung saan nandoon yung hari, no? Bahay ng hari, palasyo. Tapos nakita nila na ang problema nila ay ang maraming daga, no? Hindi nila alam kung paano nila masolusyonan yung daga dahil dinala doon yung kay Pedro na ano, na pusa. Kay Pedro na pusa ay pinaghabol ng pusa yung mga daga, pinaghabol at pinagpapatay. Kaya naman siya ay binayaran ng malaking halaga, no, ng hari, si Pedro. Ang sumunod naman ay sino ba yun? Si Lino, no? Si Lino naman ay dinala niya doon sa magbubukid yung kanyang karit, no? Doon sa magbubukid kasi dati daw bunot-bunot ng isang tig-isa-isang
puno ay isa-isang ano, parang hindi yun puno guys, ano bang tawag, kasi isang puno is isang buo yun, di ba? Isang ano, parang stick, parang ganun, binubunot isa-isa. So, sobrang tagal matapos ng mga magbubukid, matapos ang harvest ng palay nila. Nung dumating si Lino, ay kinarit niya, ang bilis, no? Kinarit niya yung mga palay at ang bilis, at siya ay binayaran naman ng mga magsasaka ng malaking halaga, no? Kaya naman sila magkakapatid ay pareho silang yumaman dahil sinunod nila ang payo ng kanilang ama na pamana, no? Ang ganda naman ng pamana ng kanilang ama, no? Ano kaya ipamana ko kay Mateo? No, hindi pa alam ni Mama kung anong maipamana ko kay Mateo, pero alam ko pamana ko kay Mateo, guys. Ano? Ang kanyang edukasyon ay walang yaman. Edukasyon lang ang pwede maipamana sa kay Mateo, no? Kaya mag-aaral lang mabuti si Mateo, no? No, hindi pa natin alam kung ano yung maipamana kasi wala naman tayong kayamanan. Siyempre yung pagmamahal, no? No? O si Mateo ba, masaya na sa love? Yes. No? Eh, masaya na daw siya guys sa love. Yun, ang ganda ng pamana ng ano, no, nito ni ano, nito ng tatay nila kasi isang payo at pamana yung mga habilin niya na mga iniwan sa kanyang mga tatlong anak, no? Dahil wala silang kayamanan, pero yaman na din yun kasi meron siyang pinamana isang tandang kung saan nakatulong doon sa mga mamamayan na kailangan gumising ng maaga at binili ito ng malaking halaga. Tapos itong pusa naman nakatulong po para sa isang palasyong maraming daga, no? At pinatay yung mga daga lahat ng pusa. At ito naman si Lino naman, yung kanyang pamana na isang karit ay naibinta din ng malaki para sa mga magsasaka naman ang gagamit nito, no? Kasi kapag karit ang gamit mo, mabilis talaga. Totoo yan, mabilis siyang mag-ano, harvest ng palay dahil yan po ang gamit namin sa probinsya, no? Ang ganda ng kanilang story kasi talagang nagagamit yung tandang, tumitilaok siya pag umaga, no? Pag tuwing madaling araw para gisingin yung mga tao. Gisingin ba? Ayan, pero ako guys, kahit may tumitilaok, sarap ng tulog ko. Ayan, itong pusa naman talaga malaking tulong sa atin kung meron tayong pusa kasi sila yung huhuli ng mga daga, no? Kung saan ang mga daga, sila yung nagnangat-ngat ng ating mga gamit. Nga no? Ngayon sa gabi, Okay. Nakita ko dyan ang daga nga ngayon. Pagkagising, may daga na. May daga, no? Babas, tapos pinapalo ni Mama, tapos buhay pa rin. Tapos pinawalis siya. Tapos kinain ng pusa. Opo, kasi si pusa kumakain ng daga, no? Ginaya mo! Huwag mong gayahin kasi hindi ka naman pusa. Baby si Mateo, no? Di ba guys, baby ito, no? Baby ito, kaya hindi kakain ng pusa. Hindi kakain si Mateo ng ano guys, no? Ng daga, no? Kasi tao siya, no? Ano bang kinakain ng bata? Food. Food na rice. Ano ba yun? Gabi ako, may nakita ako ng daga nga ngayon. Pagkagising, may daga na. Din tapos pinapalo ni Mama. Hindi buhay pa. Hulihin na lang natin yung daga, no? Kasi may pusa naman, kakainin niya ng pusa, no? Meron tayong pusa, no? Maganda, meron tayong pusa, no? Ayan, maraming salamat po guys sa inyong pagsama sa amin. Si Mateo po ay magpapaalam na. Paalam na. Paalam. Bye-bye. Bye-bye. Hanggang sa muli po, guys. Thank you for watching.